So ganito. So lumilit ako dito raw sa survey na to na shinare ng OFW supporters Robin Padilla. Ito daw yung bago na survey. Sabi nila, okay, basahin natin na. So as of December 7 to 10, 2021. Okay? Yun pa lang red flag na. Bakit? Kasi guys, December 12 pa lang. Ang claim mo, 350,000 participants ka 350,000 participants ka lang. Mali. 350,000 participants yung survey mo. Tapos ipaprocess mo in just 2 days? In less than a day? Kailan ba ito pinost 2 hours ago? So may red flag na yon. Alright, next. Papansin ninyo, yung font na to, iba, ibahin natin kulay, yellow naman. Yung font na ito, iba sa font nito. Ba't mo pag-iibahin yung font? Diba? Tapos number 3 pa, yung general niya na kembot, ito, gamitin naman natin blue. Kamukha masyado ng Pulse Asia, so may red flag na naman. Next red flag, gamitin naman natin yung violet. Nakita nyo to, yung nakasulat sa likod, non-partisan PH. Ginugol ko kung sino yung non-partisan PH. It doesn't exist. Tapos, isa pang red flag. Ito, gamitin naman natin yung green. Nakita nyo to, oh. Hindi man lang nila inayos yung alignment ng mga salita, ng mga pangalan. Tapos, ito, yung unang-unang entry, Rodrigo Duterte. I mean, number one ko na senador si Pangulong Duterte. Pero, real talk lang. Tama ba naman ito, hindi tabi-tabingi yung number? Hindi man lang ka-align ng Rodrigo Duterte. Iba pa yung font doon sa number. Alright, next. Isa pang red flag. Gamitin naman natin yung light blue. Nakita nyo to? Ayan o. Yung 100. Ito po yung natural na 100 niya. Ayan. Ito yung natural na 100. Ito yung isang 100 na mukhang natatapyas yung first half ng number 1. So ano sinasuggest nun? Copy-paste. True enough, mukhang copy-paste ito. Kasi kung titignan niya mabuti, yung sizes ng font magkakaiba. Pati yung spacing. Salpak-salpak lang to. Tapos, ano pa ba sa blade dito? Bakit may flag na Pilipinas dito? Sobrang random. Pero sige na nga. So sablay. Na, ngayon, eto na. Marculeta, Duterte. Si Harry Roque, matalino naman yun. Okay na si Harry Roque. Marculeta, Duterte, Harry Roque. Castriciones, matalino si Castriciones. Ka-impressed ako. Generally, may bias ako para sa matalino. Tapos number 5, Villar. 6, Gadon. Yun pa lang ang akin so far. May number 7 yan, nakalimutan ko. Mark Villar, oo nga. Oh, 3 questions. I-appoint siya ni BBM na Joe Anisandro. 3 lang. Hindi. Kaibigan ko lang si Sandro. Parang inaanak ko na yun. Parang na akong teenage mother niya. So, no Sandro. Hinaharot ko lang kasi masarap lang kabiruan. Pero bilang kaibigan, friends lang po kami. Masaya po kami sa kinalalagyan po namin. Focus lang po kami sa career. Sana po manood po kayo sa aming premiere night. Kasi po pinaghirapan po talaga namin yung show. Pero dun po sa mga nagtatanong kung may namamagitan po sa amin, friends lang po talaga kami. Wala pong namamagitan. Focus lang po kami sa career. Kasi po, kailangan ko pa po natulungan yung family ko. Ibili sila ng car, ng bagong house. Tingnan nyo nga ako. I promise na pag nandito ako sa Hingoog, I'll be very, very nice. But, may mga pangyayari talaga na tinitest ang aking patience at pagkatao.
Two things. Una, if you're a man of God and you're not very godly, ano ang tawag sa'yo? Pari ka, pero animalon ka. Just because we support a woman much stronger than your candidate does not make us evil, Father. It makes us smart. It makes us the type of Filipinos that is so sick and tired of the hypocrisy of the Catholic Church. Akala ko ba si Damaso ay isang fictional character? Apparently, he still lives amongst you. So, hindi ako pwedeng magsimba just because I don't support your stupid candidate? Oy! Talaga lang? I don't go to church for its priests. I go to church for God. To pray to Jesus to save me from the hypocrisy of the men of God who are like you. Number two, na talagang uminit ang ulo ko. Ladies and gentlemen, ang tupad po ay isang national government project. Galing po sa administrasyon ni President Duterte po iyan. Sa dole po iyan galing kay Secretary Bebot Belyo only. Napansin ko lang kasi na itong mga pesteng tumatakbo sa eleksyon ay ginagamit ang dole na tupad project para kumuha ng mga butante. Hop! Wait! No. Nangyari ito sa Surigao del Sur, ginawa ito. Sa Surigao del Norte, ginawa rin ito. Ngayon naman dito sa Misamis Oriental, ginawa ulit. Pati sa Iligan, ginawa ulit. Hoy! Mga peste, ang tupad ay hindi po pambili ng boto ninyo. Ang tupad ay talagang ibibigay sa bawat Pilipinong nangangailangan. Hindi po yan hinahaluan ng politika. Wala po iyang kulay. Hindi po iyan pera na mga pesteng politiko. Pera ho iyan ng taong bayan para itulong sa bayan na galing sa puso ni PRRD na ipinamahagi galing sa dole. Klaro? Huwag nyo kasing itest ang kabaitan ko. Ang bait-bait ko na dito sa hingoog eh. Nagtatry hard ako eh. Pero kayo talaga mga peste, ang tagal nyong mamatay, no? Pero in any case, ingat na lang po kayo. Dahil wala akong tulog, mandadamay ako. Good morning, Mariyang mukhang bayag na napakasinungaling na nasa Norway ngayon. Pareho ka kay Ilagong Gaga. Tagal nyo namang mamatay. Tagal nyo namang maka... Tagal nyong maabutan ni karma. Kakaiba. Una, masaya dapat ako kasi kahapon, on the day of the International Human Rights Day, eh, pinasa or ipinasa sa ng Supreme Court ang kanilang desisyon na gawing constitutional ang anti-terrorism law. Masayang-masaya ako, besh. Galing! Talagang mauubos na ang mga ipis ng bansang to. However, nagdrama na naman itong si Mariyang mukhang bayag. Sabi naman niya na, you know, laws are there, but, you know, threatened daw ang buhay niya, wala daw press freedom, talagang niyurakan ang kanyang pagkatao. Day, pangit ka lang, day, pero walang gustong pumatay sa'yo, day. Promise. Journalist ka? Nakatungtong ka ng Marawi, munti kang mamatay, feel na feel mong Christian Amanpour ka. Hindi ka Christian Amanpour. May award ka pero wala kang kwenta. Kung may kwenta ka sa Pilipinas, ipinatawag ka sa Malacanang, celebrate yung ginagawa mong gaga ka, ha? Pareho ka kang Ilagong Gaga, otro pong bakakon. Human rights violators, ang NPA po iyan.
Hindi ho ang Philippine Army, ang NPA ho. Kayo ho, kayo. Kayo na problema ng lahat ng Pilipino dahil antagal niyong mawala. Pero ngayon, masayang masaya ako na talagang naipasa na ang anti-terrorism law at naging constitutional na sa Supreme Court. So isa na naman tong way para talaga maubos na ho kayo. Ang akin lang ba? Ang tagal-tagal na nitong problema na to. At laging may plastic na nahahalo. May special ako na galit sa mga taong plastic at ipokrito kasi. Nakakairita sa spirit kong authentic at hindi fake. Kaya ayokong kinukumpera ko sa artista, ayokong tawaging artista because none of what I say or do is fake. And I don't cosplay any actress, nor I aspire to be one. Because I don't wanna get paid or be rich to pretend. Claro? Ingat! Mwah!